kami, no? Mukhang nawawala sila. Ito ba? Wow. Let's go na. Para ano? Okay. Matapos saan tayo. Oo, nasa dito. Hello. Bumili yata ako. Hello, ma'am. Morning po. Wow, ang ganda. Yun po talaga yung paggawa namin sa kabila. Ah, doon. Yun po yung proper na ano namin, papagawa po namin. So, ito po is temporary lang na ano. Mm-mm. Hello yung mic. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Medyo matagal-tagal mo nating hinintay, but finally na-reach natin yung 1 million subscribers dito sa Agribusiness How It Works. Kaya meron tayong win a trip to Vietnam, all expense paid. Open to all farmers, gawa lang kayo ng 1-minute video at sabihin bakit kayo ang kailangan manalo. Ang full mechanics, basahin lang po sa Facebook page ng Agribusiness How It Works. Make sure po na basahin mabuti ang mechanics para ma-qualify. Pwede na kayong mag-post ng entry ninyo. Ang contest ay hanggang January 5, 2024. Ito po ay in partnership with Inspired Learning Tours at NutriHydro Plant Nutrients. Ma'am, introduce po tayo, name, pangalan ng business, at asan po tayo? May welcome po po yan, mga gano'n. Wala na po. Wala na? Ah, wala na. Diretso na po tayo. Ah, diretso na. Okay. Ako po si Lizelle Mary Carrion, tubong Orani, Bataan. Ang aming pong business is about Christmas decorations. Mm-hmm. Parol, mm-hmm. At saka po home decors. Home decors. At basically, ang material niyo, Ma'am Lizelle, ay? Kapis. Kapis, okay. Saan nanggagaling yung kapis, Ma'am? Hinahango po namin ito sa Samal, Bataan. Kalapit lang po na Samal. Bayan. Okay. Tapos ito na po yan, minamanufacture. Mm-hmm. Ito na po namin ginagawa. Okay, Ma'am. Habang nagkukwentuhan tayo, isa-isahin natin yung produkto. Okay. Okay. Hindi po talaga ito yung proper, but this is the best thing that we could offer as of today. Dahil okay. Po, meron po kaming plant layout na dinevelop po yan ng Department of Science and Technology. Kasi mini-mentor po kami ngayon ng DOST. Along with the Department of Trade and Industry, mm-hmm. and PISEDO, mga local governments po na sumusuporta po sa amin. Nag-start po talaga yung business is aksidente lang sa Parol. Okay. OFW po ako. I spent my career in Ireland, doon po sa Dublin. Okay. 18 years po ako doon. Ano pong career niyo doon? Una po sa money transfer company. Okay. And then, naging country manager po ako doon. Afterwards, naisip ko na parang kulang yung service na ino-offer namin dahil po mga Filipinos. So, nag-open din po kami ng Filipino grocery shop. Mm-hmm. So, eventually, nag-divert po yung business sa grocery. Mm-hmm. And then, yun, nagkaroon po ako ng anak. Naging, ang kinalabasa po is naging, ano siya, special. May autism. Mm-hmm. So, I have to give up my career kasi kailangan ko pong mabigyan ng attention full po attention. Yung anak ko. Mm-hmm. At saka, dito po, doon po kasi sa Ireland, laging malamig, mm-hmm. tahimik. So, pag may autism ang isang bata, kailangan niya ng socialization. Mm-hmm. So, I have to bring him home para po makasama yung family namin, mga mm-hmm. cousins. Mm-hmm. And then, mahilig po talaga ako magnegosyo. So, I prayed. Dahil bilang OFW, 18 years, so totally zero ang aking knowledge na about kung ano man po yung what to offer po dito sa bayan natin. Mm-hmm. So, I prayed to God na sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng negosyo na hindi ko na kailangan pang maging empleyado kasi kailangan ako ng anak ko. Mm-hmm. So, I prayed for that wholeheartedly po. I have no idea kung anong business.
kasi masap sa Ireland, sabi, marami doon mga pupunta, mga property developer, o mag-invest ka sa ganitong condominium, apartment, or lupa. Sabi ko, parang wala po doon yung heart ko. And then, so one day, I receive a call from a friend. Sabi niya, kailangan ko ng parol. Sabi niya, gumagawa ko ba ng parol? Wala akong business na parol, hindi ko alam. Ang alam ko lang parol. Pero sabi ko, oo, gumagawa ako, may pagawaan kami. Ay, pagawaan kami ng parol. Sabi niya, kasi kailangan ko ng, I think, 100 yata that time. Sabi ko, don't worry, I can provide. So, pagbaba ko ng telepono, ang instinct ko, ang alam ko naman talaga, ang kapis hinahango sa Samal. So, pumunta ako ng least, Samal. May idea ka na. Meron ako idea kasi, pag mabiyahe ko from Rani to Balanga, makikita ko may mga kapis. So, maraming mga kapis, pero hindi ko pa talaga alam yung dagat na talaga pang hinahanga. Kala ko saan lang galing. But anyway, punta ako agad ng Samal, naghanap ako, nagtanong-tanong ako. So, nakakita ako ng isang nagtitinda ng kapis. So, sabi niya rin, oo, gumagawa rin ako. Pero yung pala, eventually, hindi rin. So, ang ginawa ko, nag-consolidate muna ako. Puta ako ng Pampanga. Bumili ako ng mga parol. So, bumili ako ng parol, pero hindi ako na-satisfied. Kasi sayang, sabi ko, dito nagagaling sa Bataan ang kapis, bakit walang gumagawa? So, hindi ko pa alam na meron na palang maliliit na families na gumagawa sa Samal. So, sabi ko, bakit walang gumagawa? And then, ako, nagbebenta ako, hindi ko alam kung anong pinagmulan. Pumunta ako sa dagat ng Samal, tininan ko kung paano talaga yan hinahango. So, kinakapa pala talaga yan. As in, so, meron akong video no na talaga hinahango yan sa dagat, hanggang makarating sa port, hanggang nilinis. So, lahat yan, dinaanan ko po yan. But then, ang daming failures. Kasi wala akong experience. Okay. So, nakipag-partner ako sa mga family mga families na gumagawa po ng parol sa Pampanga. And then, ang layo ng biyahe. So, Bataan, Pampanga. Umuwi ako ng mga madaling araw na sabi ng mami ko, huwag ka naman ganyan, anak. Delikado yung ginagawa mo. So, sabi ko, I have to bring yung parol dito sa Bataan. So, pumunta po ako ng negosyo center ng Orani. And then, sabi ko, baka pwede po kaming matulungan, meron na kaming existing na kapis products. But pero that time, export na agad. Wow. Export na. So export. Sumam yung tumawag sa yon na friend mo. US po yun. Papuntang US. Ah. So nag-sample 100 o 150 and then nung makita yung parol, so naging 500, naging 1,000, naging 2,000, and then naulit po ng tatlong, nasunod-sunod na po yun. So, kinakabahan na ako kasi sabi ko wala akong experience. Wala akong alam tungkol dito sa business. Pero yung iba, nag-start ng business na ang taga-taga, nag-aim sila ng export. Pero ako, baligtad, export agad. So, syempre po, pagdating sa US, marami po yung mga compliance. So, kailangan po namin to upgrade our services, pati yung produkto, at pati yung paglilinya po dyan. So, yun na nga po. Doon po nag-start ang career ko through Negosyo Center. And then, si Negosyo Center po, sabi niya, sige, mag-display kayo. Una, mga palengke pa eh. So, sasama kami sa palengke, mag-display ng table. Una, hindi ako sanay sa ganong setup. Parang napaka-local at export na ako. Pero, ba't ako nandito sa palengke? Okay. So, sabi ko, but hindi ko po yun hindi ko po yun binaliwala. Actually, na-appreciate ko po siya eventually. Kasi doon po ako nakita ng Pisedo. So, si Pisedo po, sila po yung nagpakilala sa amin sa DTI, sa kila governor. So, from then on po, ayun, binigyan na po nila kami opportunity na makapag-participate po sa mga trade fairs. Tapos noon, kalimutan ko, before that, lumapit din ako sa DUST. Kasi sabi ko, alam ko, Department of Science and Technology. So, ibig sabihin, nagdi-develop sila ng technology. So, lumapit ako last year. Pero hindi pa yung nag-materialize. Nag-wait pa ako. And then, I receive a call na, okay, ma'am, sige, pwede na po namin kayo ikasa sa productivity management. So, yan. So, yan po si DUST libre po yan. Nag-hire po sila kasi ng mga expert sa ganitong field.
So, binigyan kami ng layout, tapos yung sa productivity management, sa financial. So, lahat, all aspect po. Tapos, pagdating naman po kay DTI, ayan na, lumalabas na kami ng Bataan. Nakapag-participate na kami sa Likha, sa Mega Mall. So, yun po, masaya po ako dahil, kumbaga, parang ang bilis po ng mga ng progress namin dito sa local. Ano po ibig sabihin ng PESEDO? Provincial Cooperative Enterprise Development. Actually, yun po, kasi dahil nga po nag-export ako, si PESEDO po, kung hindi ako nagkakamali, meron po yung mga maliliit na kooperatiba na dinidevelop naman po nila yung mga natural product po dito sa Bataan, like yung bamboo or rattan. So, inilalapit po nila kami doon. So, meron na po ako mga connections pagdating po sa mga iba pa aside from Capiz. Oh, I see. Yeah. Ayan. So, ma'am, so mga nakikita natin ito, innovations mo na ito mga to. Hindi na to yung typical nakikita mong design sa kalsada. Opo. Kasi po, ang advice po sa amin ng Department of Science and Technology, huwag kami mag-focus sa parol kasi seasonal lang yan. Okay. So, mag-open po kami. Since ang business name po namin is 727PH Home Decors. So, all about home decor. So, we specialize in shells, especially capiz. Yeah. So, si DTI po is nag-hire naman po yan ng ano po yun? May mga designer sila, no? Designer, opo. So, sila na po yung nagbibigay sa amin ng, gawin mo to, gawin mo yan. So, i-inspect po nila yon kung pasado. Tsaka, yun, na-open na rin po yung kami sa mga clients namin na mga, sa mga gumagawa, nagpapagawa ng bahay. Ayan po, mga lamp po yan. Lamp, ang gaganda, no? Opo. At lahat po yan is handmade. Hindi po yan... Super ganda? Tawag dito, lahat po yan is kinat by hand. Wala pong machine dyan. Ito ma'am, oh. Ang ganda nito. Oh. Yes, yan. Yan pong mga shells na yan, galing po yan lamp sa... Lamp din po ito. Opo. Ganda. Opo. Galing po yan sa Abukay, na dagat ng Abukay. Ano bang tawag dito sa shell na to? Kasi masarap yung laman yung maliliit. Kabyos? So, nauulam to. Oh, nauulam! Even yung kapis. Halaan. Halaan. Wow. Imagine mo kung may iba malaki. Iba pala yung kabyos. Ano, mas malalapad. Pwede mong gawing, ano, pag malaking ganyan, yung, ano tawag doon? Yung chandelier. Chandelier. Ayan po, ito pa, yung chandelier. Ayan, ang ganda. Ayan. Ayan, ang ganda, ma'am. Opo. Parang yung the typical Capiz lang, no? Pero iba yes. yung dating niya. Kapag po na ano na siya sa chandelier, yayamanin ang dating. Yeah, yayamanin. Pang big time. Yes, pang big time. Pang big house. Yeah. Ito rin, mama. Po, ito po yung ano, saka po iba pa pag medyo nahanginan. Parang malapit parang sa dagat. Ganda. Yes. Ito rin, no? Pwedeng ano, chandelier, sa, no? Pero mostly po sa garden. Garden siya. Ayan. Ayan po yung mga chandelier. Ito, ma'am, paano nagkakulay ito? Ano po, kung ano po yung request ng client namin. Ay, sorry. Ah, okay. Yun yung gusto nilang kulay. Black and white. Oh. So, mga client mo, mga designer, ganyan? Mga designer at saka po mga nasa upper... Ano, social, kasi end. Medyo mahal po siya eh. Mahal. Dahil handmade po eh. Masyado pong maraming prosesong ginagawa. Pero yun yung hahakutin sa dagat, tatanggalin yung laman, lilinisin, ika-cut by hand. Tapos, ito pong mga brush sheet. Yan, pinupukpuk po yan ng kamay. Talagang binabalutan. Metal. Yes, ng metal, ng brush sheet. So, wala pong machine na dumadaan dyan. Talaga pong kamay. And it really passion po at saka love na nung gumagawa ang isa sa mga puhunan po namin. Ito po is mga bestseller po namin itong frames. Ganda. Capiz. Yan. Ito po mga fridge magnet. Ah, okay. Mga magnet. Ito po kasi yung mga benta sa export. Actually, lahat po yan. Patok sa export, especially po sa Europe. Yes, Europe, US. So,
Nakapag-export na po kami sa Dubai, sa Australia, sa Ireland, and then sa US. So ma'am, kumusta? Kumusta ka na ngayon? Sulit yung decision mo to go home? Opo, sulit po kasi especially at my age. Papunta na ako dun sa pa-senior na ako eh. Ilang taon na po kayo? Ay, nasabihin naman, 51. Ay, okay. Mas matanda pa ako. Matagal pa naman yung senior yun. Hindi po, kasi po sa pagninegosyo, hindi naman po kaagad-agad na ano eh. Okay, gaano katagal yung trinavel nung journey na yan? Sa ngayon po, nasa 3 years na po kami. Mabilis. Ng business namin. Mabilis. Pero syempre po, nandun po yung ups and downs. Okay. Dahil syempre, along the way, dahil wala kaming experience, so marami po kaming mga learnings na handle na namin at handang-handa na po talaga kami sa mga future exports po namin. Ano ba yung mga challenges? Ang mga challenges po, especially yung mga compliance po sa mga bansa na dadatnan po ng especially po ang US. Syempre po, nung nakita ko yung mga gawa po ng mga hand-me-down experience doon sa Pampanga. Una, yung binabalutan lang po ng karton, yung connection po sa loob, delikado po yun eh. So, ngayon po, pinalitan na po namin yon. At saka yung dati, 220s, kino-convert lang nila ng 110. So, recently lang lumabas yung, meron na po talagang available na 110 na talaga. Po, no, 110 na talaga. At saka po yung mga saksakan, and then yung mga cables na ginagamit, and saka yung pulido po yung pagkakagawa. Kasi minsan, tulad ko, alam ko na po kung tinipid ang yung pong pagdidikit-dikit ng kapis. Pero sulit ba 'yan? Sulit naman na kahit mahirap, mahal yung materials kasi nabebenta mo rin na mahal. Sulit po in a way na unang-una po for my personal gain. So iba po itong tinaha ko ngayong negosyo. Dati po ang negosyo ko is puro remittance at saka po sa grocery. So ito po is sulit dahil po I was able to help yung po mga staff ko na magkaroon po sila ng food sa lamesa nila to provide for their families. Yung mga staff ma'am dati ng may alam na dito sa paggawa ng mga meron mo na po silang experience. So, kinuha mo sila? Lumapit po sila sa akin. Sabi ko kasi, Lord, actually, dasal na naman, wala akong tao. Pahingi ng tao. Lahat po, lahat yan, dapat inuuna po na ihingi po kay God. Kasi pag hindi hiningi kay God, palpak. So, meron ako mga ganong desisyon na hindi ko hinihingi. So, pumapalpak. So, ngayon, dapat ipipray muna na kasi siya nga yung owner ng business na to. So, siya yung boss ko. Ako po is doer lang po dito. Kaya sabi ko nga na sana po is kumbaga, ang gusto ko po is mas marami pa akong ma-employ para mas marami pa akong matulungan po itong to give us an idea, ma'am, gaano nakalaki yung negosyo mo ngayon? In terms of ano po? Paano pong maliit pa rin. Ha? Sige, gaano ka nakayaman? Maliit pa rin. Maliit pa rin po. We're still learning. Okay, what is maliit? Like, how many employees you have? Oh, ngayon po 5. Pero po kapag po kasi, syempre kapag po maliit na to, nagsasubcontract po ako pag hindi kinakaya. Kailangan ko po 'yun. Dahil nga po ang export po kasi hindi mo naman 'yan masasabi na next year ganito yung natin. So wala. So January malalaman ko na 'yan. January. Kung ilan ang export namin kasi itong stage na to ng mga last quarter of the year, 'yan na yung meron na kaming mga kausap po abroad. Kasi pagdating ng January start na ng production. Production na ang January. Production na. So, ang ipoproduce mo by January, ang start mong ipoproduce until the end of the year na yan? No, sir. Until May. Until kasi May. Kailangan umalis na to ng August. Ito yung mga pang-December naman nila doon. Yes, dahil pag alis ng August nito, darating yan September, October. Kaya lang, yung mga maliliit po na mga gusto rin mag-business sa ibang bansa, pag tumunog na yung bird, doon pa lang sila nakakaisip. So, minsan nararush kami. Pero po, yung mga seasoned na businessman na nag-i-import po ng mga ganito,
Ito pong mga gitong November, December, yan, nag-uusap-usap na kami. Apo. Kumusta yung anak mo, ma'am, ngayon? Ngayon po, malaki po yung naging development niya na dahil nga po, tuloy-tuloy po rin yung, ano, yung therapy niya. At the same time, yung support po ng family, mga cousins, yan. So, ngayon po, naipasok ko na siya sa normal school. Ah, talaga? Po, normal school na po siya. So, pag po nakikita siya ng mga friends ko doon sa Ireland, sabi na na-amaze po sila sa development ng anak ko. And I'm happy. So, tama po yung naging decision ko. Okay. Meron kang ongoing production ngayon, ma'am? Ngayon po, kasi po yung export namin po is umalis na po ng May. So, tapos na. Local po kami. So, ito po nga po ngayon. Eto. Kami po yung nag-iilaw po sa Bataan Tourism. And then, sa Capitolio po, nag-order na sila ng mga parol. Kasi po, meron po kami mga parol dyan na stocks. Just in case po may mga biglaan na orders, meron na kami. Ano ba ang degree mo? Okay. I graduated po sa Communication Arts, tapos major in Advertising. So, ang una ko pong job is sa Advertising Agency. And then, na-land po ako sa Subic as a Marketing Officer. Nakapag-abroad din sa Indonesia. And then, eventually po sa Ireland. Kasi sabi ko kasi nung ano, parang naiinip ako na parang ang bagal ng progress dito sa Pilipinas. So, kailangan ko mag-abroad. Dati nung high school ako, sabi ko, basta pag nag-abroad ako, gusto ko Europe. Kahit saan, basta Europe. So, ngayon, dun sa room ko, may nagregalo sa akin. Di ba yung mga nagre-regalo? For example, may niregaluhan ka ng picture frame. Meron dyan na mga ship. So, kinawa ko siya sa, ano, every time na mumulat yung mata ko sa umaga, nakikita ko ship. So, hindi ko alam kung saan yung ship na yon. And then, so, one day, sabi ko, mag-resign na ako, pero gusto ko mag-abroad. Hindi ko alam kung saan, basta gusto ko mag-abroad. Nag-resign ako. As nag-offer sa akin yung boss ko rin doon sa Subic na meron siyang remittance company. So sabi niya, binigyan niya ako ng option. Gusto mo ba ng Ireland o gusto mo ng Australia? Hindi ko alam yung Ireland. Hindi ko alam na Europe pala yun. Sabi ko, boss, labas muna ako sa office. Sabi ko nga, bakit? Give me 5 minutes. Kasi hindi ko alam eh. So, tagin ako ng dyaryo. Magkano kaya exchange rate? Europe, okay, Australia. At that time, exchange rate is 70 per peso, 70 pesos per euro. Tapos sa Australia is 34 pesos. So bumalik ako sa office ng boss ko. Sabi ko, boss, Ireland. Yung pala, yung picture na nakikita ko every day pag gising ko, Ireland pala yun. Hindi ko alam. Kaya nga sabi nga, what the mind can perceive. Ano ba yung susunod doon? May something na gano'n eh. The body can conceive. Parang gano'n. So, kung ano yung lagi mong iniisip, yun yung mangyayari. Yun yung mangyayari. So, ayun, nakarating po ako ng Ireland 2003. And then, sa akala ko, shortened period lang ako doon, pero nakaabot ako ng 18 years. 18 years. Yes. Grabe na, tagal. Opo. Until lang po, babalik-balik pa naman po doon dahil nga po. At aalis ka today? Opo. Papuntang Ireland. Kasi tapos naman na po yung export eh. So ngayon po, ang gagawin ko naman po doon is kakausap po ako ng mga prospective clients for export. So dadalhin ko tong mga sample na to. Ito. Yes. So kumusta? Ano ang vision mo sa business? Ano ang nakikita mo dito? Lalaki ka? Gaano kalaki? Nafe-feel ko lalaki eh. Hindi ako lalaking katawan na. Lalaki yung negosyo. Negosyo. I can feel that. Pero dahil nga po, syempre kapag po pinagpursigihan nyo at idinaan nyo po into proper direction, like connecting with the right people. Connecting with the right people. Yes, connecting the right people. Kasi itong negosyo mo is, and then do and apply it properly. And then, yun po, yung faith po kay God and trust, it will go ano pa po, further. Sabi po nga eh, hindi kasi ako po nasasatisfy ka agad. So, kailangan kung halimbawa, ganito na kami, we need to improve. Oh. Pag nakuha na namin nun, another improvement. Kasi wala naman po katapusan eh. Wala po yung katapusan. Lagi pong merong
road for improvement. Mm. Hindi po ka tayo dapat magiging complacent. Mm-mm. Nagulat ka ba yung bilis ng progress mo? Opo. Kasi pag ka talagang blinis ni God, lahat siyang lalapit na sa'yo. Hindi ako po nahirapan to connect or para bang sabi nga po nung friend ko, sabi niya, friend, ang galing mo naman kasi para kang nagsha-shopping na, oh, eto, eto, eto. Ako na lang mamimili kung sinong i-accommodate kong tao. Mm. Sa talaga po, ang strong faith ko is nasa prayer. Yun po talaga ang ano. Kaya lang sometimes matigas yung ulo. May pala-decision din. So, okay. Minsan, nadadapa. Pero pag nadapa, bangon lang. Dapa, mm-hmm. bangon lang. Wala po tayong hinto doon hanggat may buhay. Ano yung mga sample na nadadapa? Finances. Meron po mga na-scam ako. Nandyan ako na-scam because kailangan. Kasi andali ko rin pong mag-trust. So, yun po yung na isa sa mga na ano ba parang hindi ko pinagsisihan. So, oh, syempre pinagsisihan mo pero nga dapat nga kapag may mga ganyan, oops, ano ka muna, step medyo, back. Ano, apo, mag-isip. Ganyan. Kasi ako ano ko eh, isa po sa mga personality ko is yung ano ba ang tawag doon? Yung impulsive. Apo. Impulse buying. Basta papakinabangan ko naman po dito sa negosyo. Pros and cons din siya. Yes. Yung mga decision making to improve the business. Yes. Mabilis. Mabilis. Pero yung mga, ano, yung mga tipong, sabi nga nila, yun ang mga mabibilis mascam. Yes, oo, dyan. Nascam talaga ako. Tapos, tapos hindi lang pala ako nag-iisa. Ang dami pala rito sa Pilipinas. Kaya, yun din po. Ang isa sa mga goal ko is i-encourage po itong mga OFWs. Kasi, nasa Ireland ako, nasa remittance ako. So, sila padala lang ng padala. Oh. And then, tumatanda sila pagdating nila sa Pilipinas. Parang, wala. Wala. Wala pag-umpisahan. Ayan. Ito po kasi yung mga stocks namin. Dahil nga po, wala pa kaming proper na... Oh, ang dami rin, no? Ano, opo. Lahat to for disposal po lahat, ma'am? Opo, lahat po yan. Meron na po mga may-ari. Oh, grabe. Iilawan na lang. Kaya lang po kasi, yun nga, limited lang yung staff ko. Galing? Sige, ma'am. Ano ang... sabihin nating advice or word of wisdom para sa mga kababayan nating OFW. Ah, okay. Unang-una po, huwag po kayong matatakot or mangingime na lumapit po sa mga government agencies. Okay. Kasi dahil po magbi-business tayo, sila po yung mag-guide sa atin properly. Umpisa dahil nga, una, sabihin, o meron akong pera, sasabihin po ng kamag-anak, sige, magtayo tayo ng pandisalan. Ganon. So, yung pera, hindi na-handle properly dahil dun nga kinukuha yung mga pang-araw-araw na gastos. So, kapag nangailangan ng emergency fund, di ba, may big orders. Saan kukuha? Kasi nag-aasos na pala na pambayad ng kuryente, na pambayad ng tubig. So, wala pong fund para po doon sa pang-ikot ng negosyo. So, kailangan po talaga na hindi pinagsasama yung personal nyo pong expenses sa negosyo. Yan ang number one. Number one. Tapos nga po, yun nga, lumapit po sa mga government agencies. Dahil ito po mga government agencies na to, mind you, meron po silang mga, ano ba yun, citizens charter. So, nire-rate po yung mga government agencies na yan. Pag hindi maganda ang experience mo, pwede kang mag-file ng complaint or ilagay mo yon doon sa feedback form. So, sa experience ko naman po, so far, napaka-accommodating po ng mga staff, ng mga bosses, sa mga government agencies like DTI, DOST, PISEDO, Negosyo Center. Talaga pong ano sila, nandun din po yung passion nila to help. Kasi yung pong maliliit na negosyo, yung mga micro businesses, siya po din yung nagdadala po sa economy po ng Pilipinas. Yeah, totoo yan. Kumbaga, kapag maiksi ang kumot, matuto kang mamaluktot. Ibig sabihin, kung anong meron ka, yun muna yung pagtiisan mo. Kasi you will grow later on. At saka yun, mag-aral din po. Tama yung sinabi ni ma'am. Kung gusto mo talaga mag-grow yung business mo, make it sure nakahiwala yung personal money doon sa pera ng negosyo. Opo.
Yan. And then also take care of your employee kasi mm-hmm. yung sa amin po kami katulad ko, hindi naman po ako kumbaga hindi ko po to magagawa without mm-hmm. the help of my staff. So mm-hmm. aalagaan din po natin yung mga tumutulong po sa atin kasi kung wala po yung mga staff, hindi naman po magma-materialize to. Dito mm-hmm. hindi po ito mabubuo. Mm-hmm. Yan. Okay. Gusto ko yung mang pahabain eh dahil meron kang flight oh. at baka hindi ka umabot sa eroplano kasi lanang ko. Oh. Ayun, ang ganda ng background natin. Doon tayo sa labas. Ah, sige, doon tayo. Sophia, meron pala silang mga source ng mga basket. Oo. Okay, ma'am, promote ka. Dan sa sobrang ganda po ng mga produkto ni Ma'am Lizelle. Sobra. Opo. I heard na first time po natin nag-meet, million na po ang iyong subscribers. Ah. Aki pong ini-invite na ito pong aming negosyo na Capiz Home Decors, mainly po dahil magpapasko ngayon. So, pwede na po kayo mag-order sa amin dito sa Bataan. Punta lang po kayo sa page namin, 727PH Home Decor. Yan po yung Facebook page namin. Diyan na lang po kayo mag-message sa amin. At makikita nyo rin po yung mga display po namin doon ng mga products. Ma'am, may phone number ba na pwede sila buwagan? You can contact us at 096. Nami-mix ko yung Ireland number taka dito. Okay, local tayo. Okay, local. Kasi parang ano na ako, na-imbibe ko na yung papuntang Ireland eh. Local, okay. 0961-279-2875. Ayan. Yan po ang i-message na po kami dyan. Oh, yung, pwede po. Viber din siya, no? Viber din po yun. Opo. So, pwede po kayong, ano, tsaka pwede po kayong magpasadya tulad nito. Oh, ayan, yan, no? Ang ganda. Yan. Tapos, eto po. Kasi, pag po ito nilagay talaga sa proper na, no, mas ma-appreciate po. Kasi, gumaganda siya lalo, no? Gumaganda po lalo. Eh, ayan. Kasi po, nasa pagawaan po tayo, eh. Oo. Supportahan natin si Ma'am Lizelle. Apo. Yung negosyo niya kasi dito sa agribusiness ang gusto talaga natin mangyari ay i-encourage yung mga OFW na umuwi kasi ang dami naman talagang opportunity dito sa Pilipinas. Apo. Kailangan lang mabuksan yung isip at nakakatuwa na si Ma'am Lizelle ay sa maagang time nag-decide siya na mag-business dito sa Pilipinas. Tsaka ang message ko rin din po sa mga OFWs, habang nandyan po kayo sa bansa ninyo at meron po kayong means na supportahan yung business, magsimula na po kayo sa isang taong mapapagkatiwalaan po ninyo na mag-ooperate or mag-start ng business. Kasi hindi po nag-start agad bongga na kaagad. Hindi po, makaka-experience po talaga kayo na malulugi kayo. Part po yun ng business. So, habang nandyan po kayo na sumusweldo pa kayo ng foreign currency, at least po, meron pa po kayong pagkukunan. Kasi, ang business po is mararamdaman niyo po yan in 3 to 5 years yes. pa eh. So, yung first 3 years, nasa learning, ano pa lang po kayo, stage po kayo. Or tinatawag nila na birth pain. Oko. Or birth pain, birth pain, no? Yun po yung, tama yun. Dumaan kami doon. Lahat po yan dadaan. Opo. Tsaka yung baptismal of fire na sinasabi nila. Take note yung sinabi ng Ma'am Lizelle, ha? Mapagkakatiwalaan. Yes, mapagkatiwalaan. Opo. Importante po yun na mapagkatiwalaan nyo. Not necessarily po nakamag-anak nyo. Kasi pag kamag-anak, nandiyan na yung hindi mo mapagalitan, baka sumama ang loob, hindi pwedeng magtampo. Masisira ang relationship. Masisira, mamaya ma-disown pa. So, I guess, sa mga ibang tao po na professional, yes. marami naman pong agencies na malalapitan at yun po, magmensahe po kayo kay sir. Magtanong po at marami na po itong nakausap. Yun nga rin po ang aking goal sa bansa na pupuntahan ko is yung mga OFWs po doon, ini-encourage ka po talaga. That's nice. Uh-huh. Alright, Ma'am Lizelle. Thank you po. Thank you so much for this blessing. Bless your, may God bless your family po. At saka po yung po mga pupuntahan nyo pang ibang agribusiness. Maraming salamat po. Thank you. Okay. Tagal na ako nagwa-vlog. Dati akong communication major din ako. So, graduate. Baka mamaya pa rin pa tayo. Sa LACU. Sa Manila. Sa Intramuros. Opo. Tapos nag-master's ako sa UP ng public management para ma-practice yung stage.
Ayun. Ayun, ah, talaga po. Tapos nag-start na kayo ng ganito. Oo, na after TV, matagal ako sa TV. Tapos, nung, ano, nag-business-business na, puro video. Yeah. Video related. Nauso ang vlogging, edi nakiuso rin. Opo. Wala akong ano dyan eh. Hindi ako marunong. Hindi ako marunong dyan, maging ng ganyan. Sige ma'am, ipapak na natin to. Para ah, sige may... po. Asan na sila? Asan na sila? Hindi po, i-ano na po siya. Dadali na sa... Ito po, i-dadali ko na ito. Ba kayo? Anong oras ba? Anong time na po? Hindi kasi ayun po yung bahay namin. We're done. Oh, ang kalat po kasi sa sala, okay, maleta, nandun ang damit. Yan. Ito, mas classic. Ma'am Lizelle, okay lang ito? Opo, sige po. Malalong may-ari niyan, Mark, wala. Yung white. Oh, wala daw. Muntik na mo. Pero direct ito ha. Ma'am, pag magpapakustomize ako nito. Opo. Ito po kasi, nasa 15,000 po yan. Yung, ano, pero pag nasa mall namin binibenta, nasa 20-25. Ah, okay. Okay. Pwede mas malaki pa dyan. Opo. Pwede ma'am na ano, no, square, no, pero mahaba. Opo. Mm-mm. Basta po kung ano yung naiisip nyo, sabihin niya lang po sa amin. Mm-mm. Tapos meron po ang iba-ibang kulay. Kasi po ito smoke. Gusto ko to. Apo, smoke po yan. Ito yung ano talaga. Oo, oh, yan o. Pinatupad na ni Sir. Square. Square K, tapos mahaba. Opo. Ito po kasi ilang bumbilya. Dalawang bumbilya. So, pwede rin, alimbawa mahaba, may apo. Bumbilya rin apo, sa gitna. Apo, may pag-ganon yung bumbilya niya. Ganda. Ganda ng negosyo, ma'am. Mga common po na mga client namin, Jayaman. Bang mayaman kasi sa ganun. Tsaka sila po yung nakaka-appreciate. Correct. So, mga medyo artist-artist niya. Ito bang gusto na sarap na? Nahilig kasi ako sa simple lang. Kaya pero rock. Nag-stand out kasi. Classic po. Classic. Kaya oh, nag-design nito, ang ganda. Yung art piece nila. Ang ganda. May screen. Ganda. Magkano po isang ganito? Ito pala yung ganito. Ma'am. Yung ano. Akaso for tourism, no? Opo. Pero nagbebenta rin kayo sa labas? Pag, opo, pwede naman po. Magkano po yung isang ganito? Magkano na nga ba ito, Mark? Ilang rolyo to ng ano? Magkano na ito, isang ganito? Hi, congratulations! Okay na? Opo, pasensya na po ah. Hindi ko na kayo matreat ng lunch kasi... Ay, opo, opo. Upo na po ako. Uh-oh. Actually, may appointment and then, kami. And then, we will definitely meet again po, please. Yes, yes, salamat yes. Business, long business. Opo, opo. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.